Mula kay Melv's Castle, mga kapatid. Eto, basahin muna natin yung title, no? Ayan, Xi Jinping, nagpapanik na sa takot. Nagkakagulo na daw sa China. Pinapaatras lahat ng mga barko nila. Oh, mga tola, binasa pa lamang natin ang title. Huwag muna kayong masyado magko-comment sa title dahil title lang yan. Tignan natin yung laman ng video. Bibigyan natin to ng reaction at ng commentary mo. Ikaw pwede ka rin magbigay ng comment mo, magbigay ng opinion mo sa comment section sa ibaba. No? Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melv's Castle, mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba ng video to. At syempre, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video sa mga videong may kinalaman sa ating soberanya sa West Philippine Sea, sa Pilipinas, mga tol, na gustong sakupin ng China itong ating soberanya, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Chinese President Xi Jinping kinakabahan na. Nag-utos na sa militar ng China na maghanda-handa na sa pagsabog ng military conflict o digmaan sa karagatan. Mm-hmm. Nakakapagtaka ito. First time sa pumumuno ni Xi Jinping na i-alerto ng ganto ang kanilang hukbong militar sa gera. Isa sa mga problema nila, mga tol, yung India, yung nabalitaan natin, yung Maldives, mga tol, napakalapit sa India nun. Napakalapit sa India nun. So yun ang maikipagtulungan ata ang China dun, mga tol. Napakalayo naman ang China dun, no? Tapos isa pa, yung problema naman ngayon nila sa US, mga tol, at binabanatan din sila ng US ngayon, mga tol. Kung tutuusin, mga kapatid, no, ang China, hindi sila gumagawa ng kakampi nila eh. Gumagawa sila ng napakarami nilang kalaban, mga tol, dahil nga sa ugali nila, no? So, tuloy natin. Tila nararamdaman na ng China ang pagsiklab ng malaking gera sa South China Sea dahil sa agawan sa teritoryo. Pero alam nyo ba bakit naghahanda ang China? Napabalita kasi na nasa gawing Palawan na ang isang napakalaking carrier strike group ng Estados Unidos. Ang mas kinakatakot pa na Xi Jinping, kasama sa nagbabantay sa Palawan ang B-52 bomber aircraft ng US Air Force. Inutos na tuloy ni Xi Jinping na pauwiin na ang lahat ng Chinese Navy warship sa South China Sea. Nako. Yes, pinapaatras na ng China ang kanilang mga warship malapit sa West Philippine Sea. Kaya yung nabalitaan natin kahapon, mga tol, no, yung binigyan natin ng reaction video sa ano, sa Net25, 'di ba? Napakaraming mga barko ng China ang umalis doon sa Ayungin Shoal. Hindi natin alam pa kung anong dahilan, no, mga tol. Pero siguro natutunugan nila, mga kapatid, kasi pinag-uusapan ngayon eh yung ano, yung Mutual Defense Treaty. Dahil nga doon sa napakalalang ginawa nila nitong nakaraan at nga nag-gaslighting sila, mga kapatid. No, sinasabi nila wala silang kasalanan diyan, gumawa lang sila ng hakbang na nararapat nilang gawin. Pero kitang-kita naman kasi na talaga masyado silang agresibo at apat na Navy ng Philippine Navy ang nasugatan dahil dun sa insidente yun, mga tol. At sinasabi ni President BBM, hindi pa siguro napapanahon para i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Pero yan, isa yan sa kinakatakutan ng China, isa yan sa iniiwasan nila, mga tol. Yan lang naman kasi ng B-52 bomber aircraft na bombahin ang lahat ng barko ng China. Mm-hmm. Kaya rin itong wasakin ang isang buong military island ng China sa South China Sea. It stands with our Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful actions. Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Pinagbantaan naman ni US President Joe Biden si Chinese President Xi Jinping na hindi magugustuhan ng China ang labanan sa digmaan ang Estados Unidos. Ooh. Dahil pagsisisihan to ng malala ng Chinese government. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else for that matter. Kahapon, nagbabala rin ang isang war expert kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Prepare for the worst case scenario. At ang worst case scenario na sinasabi ay isang malaking digmaan sa West Philippine Sea. Sabay-sabay nga tayong magdasal na hindi na lumalapa ang tensyon. Dahil hindi masakop ng China ang West Philippine Sea sa pakikipagnegosasyon sa Pilipinas, idadaan nila ito sa posibilidad ng paggamit ng militar o digmaan.
malalapay pag gumamit na talaga sila ng DAS. At posible yan. Well, itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng DAS. Yeah. Talagang antay natin silang gagamit ng DAS. At kung gumamit man sila ng DAS, talagang, well, let's prepare for the worst. No? Let's hope for the best. Sinabi nila na there's already consultation going on, which is actually the mutual defense treaty being already put into motion. Mm-hmm. Ilang beses na nga tayong minamaliit ng Chinese spokesperson na si Mao Ning. Ito yung kampon ng China na kala mo kung sinong umasta. Noon, binatikos nito si Pangulong Mark. Ngayon, sinasabi na tuta tayo ng Amerikano at utos-utusan lang. But sino... Grabe, no? Ang lakas ng panlalait nila sa Pilipinas, no, mga tol, no? Kaba, Mao Ning, para utusan rin ang Pilipinas. Wala kang karapatan na diktahan ang batas ng aming bansa. Amin ang West Philippine Sea at walang nakakapagsabi na sa China ito. China, as I've said yesterday, cannot, should not, is not allowed to veto our Philippine Maritime Zones Law. The Philippine Maritime Zones Law, by encapsulating the arbitral ruling, would really strengthen our hold in the Second Thomas Shoal or the Ayungin Shoal where the BRP Sierra Madre is located. China cannot dictate upon us to remove that. That is still a commissioned vessel. China cannot even tow that away from that area. It is ours. Mukhang gera. At anong karapatan ng China para i-veto nila kung ano yung magiging batas natin dito, di ba? Tayo ba'y nasasakupan nila o nangangarap na naman sila ng gising? Talaga ang solusyon para malaman kung kanino ang West Philippine Sea. Handa ba kayong lumaban para ipaglaban ang ating sariling karagatan? Mm-hmm. Kayong mga kalalakihan, handa ba kayo dito? Mm-hmm. Ikomento sa baba ang inyong saloobin. Alam mo, sa Chinese ngayon pa nga lang mga tol eh, no? Sa ngayon pa nga lang, itong ginagawa natin, reaction video commentary, di ba? Para kontrahin natin mga tol, yung mga nagkakalat ngayon ng mga pro-China. Sa YouTube din mismo mga tol. No, napakarami sila. Basa kayo ng comment. Ang dami rin nagko-comment mga tol. Ang daming mga pro-China rito mga kapatid. Sabi nga dun sa Okta Research, di ba? 77% lang ang mga Pilipinong handang lumaban para sa bayan. So anong nangyari dun sa 23%, di ba? Anong nangyari dun? O alam nyo na mga tol, pag nagsama-sama yun, marami din yun mga kapatid. Napakarami rin yun. O kung sa 100 million mga kapatid, 23 million. Di ba? Ganon karami. Eh, ang dami nilang nagogoyo, mga tol. So, ikaw, hindi mo kailangan no, sumabak doon, mag-apply sa Navy, mag-apply sa PCG, makipagbakbakan doon. Yung tipong manindigan ka lang, suportahan mo yung hakbang na ginagawa ng gobyerno. Huwag kang magpapauto sa mga sinasabi ng mga pro-China. Di ba? Unang-una, mga tol, ha, hindi tayo nakikipag-away sa kanila, no? Nilalagay lang natin sa tama yung lahat. Kasi meron naman international law, meron batas mga tol. Doon lang naman tayo nakapanik mga tol, nakabase, di ba? Yung ating exclusive economic zone mga tol, di ba? Nabigyan na ng hatol yun yung permanent court of arbitration noong 2016, di ba? Nanalo naman na tayo doon eh. Kaso hindi nga siya kinikilala ng China, di ba? Eh kung ayaw nilang kilalanin, wala rin naman problema sa atin. Basta wag lang nila tayong binubulas. Hayaan nilang gawin natin yung mga mission natin dyan. Hayaan nila tayong gawin natin yung pangingisda ng mga Pilipino nang wala man lang, walang nangyayaring harassment sa kanila, di ba? Ang problema mga tol, ang tindi nila eh, pinapalayas tayo mga tol eh. Miruin mo sa sarili nating bakuran, pinapalayas tayo. Ganon katindi mga tol. Hindi natin hate yung mga Chinese, di ba? Ang daming Chinese dito sa Pilipinas eh. Kasama na natin mga panahon pa nung Kastila eh, di ba? Pero wala namang problema mga tol. Ang problema natin itong mamang to. Yan ang nangungune. Alright? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.